Nagbabagang mga balita ito, mga kaistorya, dahil nagbabaga ho talaga ano ho, yung taong referensya natin, mga taga-media na sirmunan ni Anthony Larry Gadon at pati na nga ho si Senator Risa Hontiveros, hinamon po ng debate. Abay, friendly debate naman daw. At pati na nga ho, mga critics, mga kaistorya, hindi pinaligtas. Nagbaga yung hong mga sinabi ni Attorney Larry Gadon. Nangyari ho yan dahil nagpa-press conference kaninang hapon si Attorney. Ito po yung source po natin ha, ipapakita ko sa inyo. Ayan, pero hindi yan mismo ang i-play ko. Ipapadinig ko lang sa inyo yung audio. Ano ha? Okay, pakinggan po ninyo ha mga ka-story. Tapos ibalik natin ang nagbabaga na si Attorney Larry Gadon. Ito na, i-play po natin mga ka-istorya. And yun sa mga critics naman, eh, yung mga nagsasabi na dapat daw ay bawiin yung aking appointment, eh, maging presidente muna sila. Hindi naman sila presidente. The power to appoint belongs to the president. So therefore, kung congressman ka lang, mole, lalo pa, party list ka lang, eh, tumahimik ka. Sir? Tumahimik ka. Tumahimik ka nga naman. Eh, ang power to appoint, nasa presidente. Tumahimik daw ho kayo, sabi ni Attorney Larry Gadon. Magpresidente daw ho muna kayo. Abay, hindi lang yan yung sinabi ni Attorney Larry Gadon. Meron pang dagdag yan eh. Presidente ka muna. Okay. Alright. Sir, yung... Eh, nakareceive ko lang na 300,000 votes. Gusto mo, i-overpower mo yung 31 million votes na ibinigay ng political power sa isang presidente? Hello? Sino kaya yun? Sino kaya yung naka-receive ng 300,000 votes na yun na tinutukoy ni Attorney Larry Gadon? Blind item. Sir, yung pagiging, pasensya na, I would really have to ask this question. Yung yes, pagiging, yes. Be candid, ha? Yes, yes. I'm being very candid. Yung pagiging mainitin daw po ng ulo ninyo and most of the time being emotional is for some people bad optics for the Marcos administration, balak niyo po bang baguhin to or you are just misunderstood? I am just misunderstood. Kagaya ni, ano, pinupunan nila yung outrage ko kay Risa. Pero ang hindi ninyo natingnan, kayo mga media people. Ayan na, yari kayo dyan ngayon, mga media. Dinirekta na. Kayong mga media people, ituloy natin. E ba't hindi nyo tuloy yung kasinungalingan ng babaeng yon? Huh? You are tolerating the lies that were spread by Robles. Oh, tinotolerate anya ninyo, oh, kayong mga taga-media, kinukonsente ninyo aniya yung mga kasinungalingan na pinapakalat ni Robles. Yun yung sabi ha, tinagalog ko lang naman, pinaliwanag ko lang mga ka-istorya. Ibig niyo ba sabihin, it's okay to spread the lie. And then pag may nagalit, yung managalit ang babalikan nyo. Is that a responsible journalism? Mm. Dapat kayo mismo, ipunahin nyo yun. Because the integrity of journalism is also being damaged by those kinds of people. Kita nyo, mga ka-istorya, dapat anya yung ganun pinupunanin nyo. Hindi kinukonsente. Dahil anya yung integridad ng mga media na kagayaan niya ninyo ay nadadamage sa kagayaan niya nung ginagawa ni Robles. Pinaliwanag ko lang ulit ha, mga ka-istorya. Tuloy. Low life. Eh, asan na yung ano nyo? Asan na yung tapang as journalist? Pagkakasinungalingan, ayaw nyo magsalita. Pag may nagagalit, tsaka nyo kami pupukuyugin. Klase yan. Last two questions. Okay. Since you mentioned a while ago that secretary is sweeter than being called an attorney or a lawyer, would you still wish to practice being a lawyer, this profession as a lawyer? Well, the appendage to the name is quite okay na rin. Pero kasi, since 2015, hindi na ako nagpa-practice eh. Mm-hmm. I'm done with that kind of hanap buhay. Napakahirap pa rin ng ano eh, yung mag-abogado, mag-umpisa ka. Biro mo, may hearing ka ng 8:30. Magpe-prepare ka, alas 5 pa lang. Magda-drive ka, maghahanap ka ng parking. Tapos pagdating mo sa korte ng 8:30, sasabihin ng judge, 10:30 na tayo mag-hearing. So you're losing
time dahil dyan sa ganyan. So I've done with that, and that's why I engaged into business and consultancy, and doon na lang ako nag-focus. And I found out that mas malaking kita. Natural. Mas malaki talaga ang kita doon. O, di. Pabor. Kaya ito ni Larry Gadon, di ba mga ka-story? Ito na. Ito na ha. Ituloy natin. Alright, sir. Ang isa lang ang pakiusap ko sa inyo, no? Sa lahat ng mga sinusulat nyo, even if these are negative comments or no, just see to it that my name is spelled correctly. Ha? Kasi sa pagboto, ano yan eh, kailangan pa eksakto yung pangalan. Kasi yung iba, ina-spell Attorney Gabon. Attorney Gabon. I mean, muntik na maging Attorney Gibbon. Alam niyo yung Gibbon, mga ka-istorya? Oo nga naman. Yung salagan niya, pakiusap ko sa inyo, pagagawin ninyo akong topic, siguraduhin yung tama ang spelling ng pangalan ko. Hindi yun. Eh, hindi bibilangin ang komilik yan pag tumakbo ko. No? So please, just please spell my name correctly. Palagay ko baka ano, may plano ho itong tatakbo si Attorney Gadon na senador. Hindi tayo sure ha. Sa tingin ko lang mga ka-istorya sa sinasabi po niya. Sir, quick reaction lang po dito po sa statement ni Opposition Senator Ontiveros. She's urging the President to reconsider your appointment, sir. And ito po yung excerpts po nung sinabi niya. I've read it. Yes, sir. Ay, ang sagot ko dyan, mag-presidente muna siya para siya magkaroon ng ano, power to appoint and remove officials. No? And siguro, a friendly invitation to Senator Rizal Ontiveros, kasi sinasabi niya eh, yung qualification ko daw, I would like to have a friendly debate with her, an exchange of ideas so that we can measure the quality of our intelligence. No? Iparating nyo sa kanya na I want to have a friendly conversation or debate with her so that we can compare notes kung sino mas na may nalalaman sa amin. Would you care? Pag nagkarating yan kay Senator Reyes Ontiveros, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ano kaya ang sasabihin niya? Ipinupunan niya. Magpresidente ka muna niya. Wala. Talaga namang ang senador, mga kaistor, kahit ano pa pong puna niya, kahit ano pang kontra niya, wala siyang magagawa. Kasi ang power to appoint, nasa Pangulo eh. O naghamon tuloy si Attorney Larry Gadon. Magdebate ka tayo. Sukatin natin kung hanggang saan ang antas ng ating talino at kalaman. Friendly debate naman daw, mga ka-istorya. Ano kaya ang sasabihin noon? Ipalagay ko, senador ang hinahamon at isang abogado ang naghahamon. Dapat bang tanggihan, mga ka-istorya? Ano sa palagay nyo? Paki-comment nga po. Ang hamon ni Attorney Larry Gadon, pinupunamuan ni ako eh. O di sige, mag-usap tayo, mag-debate tayo. Friendly naman yung pag-uusap natin dapat at o pag-debate natin. Paraan niya ano, magpalitan tayo ng mga ideya. Masukat natin kung hanggang saan ang antas ng ating talino at kaalaman. Aba, ang lakas ng loob ano ho ni Attorney Larry Gadon na debatehin ang isang ano, senadora. Palagay ko kaya malakas ang loob ay dahil may baon. Ano? May baon si Attorney Larry Gadon. Aba, expert po kasi yan. Hindi lang ho basta yan abogado eh. Po, corporate management po ang expertise po niyan ni Attorney Larry Gadon. Ituloy po natin. Here to answer some criticisms that this is just political accommodation, the position that has been given to you because you were one of the most loyal to the UNA team during the campaign period. No, because I have a talent and I have a skill, I have a capability to help the president and to serve the public. You can say that if this is a political accommodation, if I am totally unequipped with skills or capability. Pero yan naman ay napatunayan natin yan sa larangan ng business and corporate world na tayo ay may nalalaman. Ang talagang expertise ko is corporate management. I have managed several companies. I have acted as director of several companies, big corporations. And
my expertise actually is not more of a lawyer but a corporate executive. So therefore, I can do this job. All right, sir. Since you mentioned that you're done with that, it's just an appendage to the name. Yes. And you were also quoted as saying na baliwala na naman to because you have not been practicing for the last how many years? Why since 2015. Yes, sir. Why the need to file a motion for reconsideration if you have a plan? Ang pinag-uusapan dyan na motion for reconsideration ay yung sa disbarment po, ano ho, kasi na-disbar ho, di ho ba mga ka-istorya, si Attorney Larry Gadon. So ang gagawin umano nila ay magpa-file sila ng motion for reconsideration. Yan yung pinag-uusapan. Anyway. Oh, well, ano yan, it's just the advice of my lawyers. And syempre, maganda na radio na sundin mo yung proseso, no? Eh, pag na-receive yung notice, you are entitled to file a motion for reconsideration. And as Attorney Mark Tolentino have explained well, yan naman eh, pwede ka mag-file ng, ano, ng motion for reconsideration or readmission anytime. Mm-hmm. In fact, although there is a rule ng five years rule, pero may maraming instances dyan na ginagrant naman yung, ano, yung exceptional circumstances, ginagawa naman yun. Are you optimistic that the motion for reconsideration, if ever you will be filing this already, if the decision of the Supreme Court will be turned around in your favor? Well, if I will be given an opportunity to explain, then I'm confident that this will be turned around. Eh kasi ginawa naman nila yun without asking any explanation from me. Basta nalang ako sinuspindi. And then, nagpadala ako ng answer. Eh, they did not even bother to read probably, no? Kasi ang ganda-ganda ng sagot ko dun eh. Kasi kung yung charge nila sa akin doon tungkol dun sa video na outrage, eh, na-dismiss yung case na yun. Because I did not upload it. It was sent privately. Oh, sila yung nag-upload. And in fact, it was dismissed by the Quezon City Prosecutor's Office and they filed a motion for reconsideration and still, it was dismissed. Ayun, o, dinalinawan nyo yung nangyari, mga ka-istorya. Ayan, tuloy. Sabi ko kasi, mga ka-istorya, nagwa-warm up lang yung tao. Pinagsabihan ni PBBM at in-advisean lang ni First Lady na mag-tone down. So yung tao eh nagpipigil sa kanyang sarili. Pero prangka pa rin yung tao. Alam nyo naman ang ugali nung tao. Kaya wag ninyong salingin. O ayan tuloy. Eh dinasermunan. Naghamon pa ng debate. Pati kritiko. Hindi pinaligtas. So yan mga ka-istorya ang mga balita. Nagbabagang balita dahil nagbabaga talaga yung mga sinabi ni Attorney Larry Gadon. Yan po ang mga balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Salamat po sa inyong panonood muli po. Ako si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Hanggang sa susunod po nating balitaan.